Vivian, dito sa Quadra Committee hearing, si Cassandra Ong ba ay sumulpot na? Yes, kabayan, kasasala nga lang ngayon, ano? Ngayon lang, ilang minuto lang ang nakalilipas, kasasalang lang dito ni Cassandra Lee Ong na idinadawit sa isang pogo hub na ni-raid ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. At sa kanyang pagsalang dito sa committee hearing ay sinabi ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Representative Dan Fernandez na minsang nag-text sa kanya itong si Ong at sinabing na ayaw na sana niyang madamay pa sa away ng malalaking tao. Tinanong ni Fernandez kung sino itong malalaking tao na tinutukoy ni Ong at ang sagot ni Ong ay tumanggi siyang sumagot at sinabing she invokes her right to remain silent. Yan pa lang muna ang nagaganap sa ngayon kaugnay dito sa pag-testify ni Ong. At kanina ay sumentro naman ang diskusyon ng House Quad Committee sa illegal na droga. Humarap sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee kanina si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido na kilala dahil sa mga operasyon laban sa narco-politicians noong Administrasyong Duterte. Nakatanggap aniya siya ng utos noong 2016 mula kay Noy PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa nang italaga siyang Chief of Police ng Albuera, Leyte. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Jovi, at saka si President Duterte ang about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha, ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay. That is very obvious for us. By all means, Your Honor. Nang ilipat si Espenido para pamunuan ang Ozamiz Police, may direktang utos din umano si De La Rosa sa kanya na i-dismantle ang umano'y paruhinog drug operations by all means necessary. Sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente Rodrigo Duterte and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo dahil na-neutralize nyo na ang mga paruhinog or yung drug syndicate sa Ozamiz? Yes, Your Honors. When you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si Gerald De La Rosa. I am with you, Mr. Chair. Itinanggi naman ni De La Rosa na iniutos niya ang pagpatay sa mga gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. Ano masama pala ito? Who neutralize ang drug? You have to neutralize the drug problem. Di ba? May sinabi ko bang patayin yung tao? Gawin mo lahat ng illegal na pamaraan para ma-ento yung problema sa droga sa lugar mo. Wala ko po sinabi, nasayang kita dyan para patayin mo lahat ng mga addict dyan, lahat ng pusher dyan. Kinumpirma rin ni Espenido na may quota at reward system sa pagpapatupad ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nasa 50 hanggang 100 bahay umano ng pinagsususpetsahang drug user o pusher ang quota nilang katukin kada araw. May reward din umanong natatanggap kung may namamatay na nasa drug watch list. Pero sabi ni Espenido, may mga umabuso. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte, nag-take advantage because of greed, opposition, and money. Kaya maski sino na lang ang trabaho yun as long as nasa watch list ka, Your Honor. Tanong ng isang kongresista, saan galing ang pondo para sa reward? Nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Meron din dito nakasulat na
intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga na fund ng mga reward system. Kabayan, inimbita ng House Quad Committee si Senador Bato de la Rosa na dumalo sa pagdinig pero tumanggi ito. Kanina naman ay isinight and contempt din ng House Quad Committee itong si Gerardo Padilla na dating warden ng Davao Prison and Penal Farm kung saan pinatay ng dalawang inmates ang tatlong umano'y drug lords, Chinese drug lords noong Agosto 2016. Siya ay pinatawan ng parusang detention ng 30 araw sa Bicutan City Jail dahil sa pagtangging sumagot sa mga katanungan ng ilang kongresista. Kabayan, balik sa iyo. So Vivian, si Senator De La Rosa nagpapa-interview sa media pero sabi mo ayaw humarap sa Quad Committee. Anong katwira niya? Oo. Kabayan, kasi mayroong tinatawag na parliamentary courtesy, ano, itong congressmen at saka yung mga senador, sila ay co-equal parang branches ng government. Pareho silang bahagi ng Kongreso, kaya ine-extend itong sinasabing parliamentary courtesy. Pero tulad nga ng nasabi mo, ay nagbibigay naman ng pahayag ng kanyang panig itong si Senador Bato de la Rosa sa media, kaugnay ng mga paratang at alegasyong ipinapataw sa kanya na lumalabas dito sa investigasyon ng House Quad Committee. Kabayan? Paano natapos ang pagka-cross-examine kay Lieutenant Colonel Espinido? Well, magpapatuloy pa rin, ano, kabayan, itong mga investigasyon ng House Quad Committee. Mayroong mga inimbita na mga iba pang bahagi ng pulisya na pwedeng mag-corroborate dito sa testimony o ni Espinido. Kabayan. Maraming salamat si Vivian Gulia. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.